gagawin din presidential assistant for food security and agricultural modernization. Nahihilig na si agrikultura si Secretary Francis Pangilinan. Ipinakita pa niya sa amin ang kanyang organic farm sa San Alfonso, Cavite. Narito pong report, exclusive. Bahagi na ngayon ng gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Francis Pangilinan bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, kabilang sa mga tutugunan niya ang mga problema ng mga magsasakat mangingisda. Noong senador pa si Pangilinan, chairman siya ng Committee on Agriculture and Food. Bago maitalaga sa kanyang bagong posisyon sa isang organic farm sa Alfonso, Cavite ang kanyang pinagkakaabalahan. Eventually, nung ako'y bumaba sa pwesto, ako'y nag-full-time na vegetable farmer. So naging malapit na sa akin yung sektor ng agrikultura. Antindi ng problema ng kahirapan, no? Andun pa rin yung issue ng inclusive growth na ang talagang kinakailangan puntirehin para matugunan ang inclusive growth. Ang pangunahing sektor ay ang sektor ng magsasaka at mangingisda. Sa kanilang farm, hindi senador o sekretary ang tawag kay Pangilinan, kundi kakiko. Kung walang magsasaka, tatlong beses sa isang araw, wala kang kakainin. So, yun ang una naming layunin dito sa mga farm tours. To get the students, the kids, to have a respect, a healthy respect sa ating mga magsasaka. Bukas sa mga nais matuto ng pagsasaka ang kanyang bukirin. Pwede silang mag-harvest ng gulay, ng talong, ng sitaw, ng kamatis at iuwi nila. Pwede silang mag-harvest ng lettuce. Pwede silang magpakain ng baboy. Bibigyan nila ng lettuce yung mga baboy natin dito, yung mga biik. Pwede rin silang magpakain ng manok. No? At pwede silang magtampisaw dito sa spring water natin. No? It's another experience naman. I bet naman nakapunta ka na sa beach before and it's gonna be the same every time naman eh. Andiyan naman yung sand, the sea, and the sun. But when you go to a farm, it's a different experience. Itinuturo dito ang pag-aalaga sa mga pananim at hayop. At dahil isa itong organic farm, natural ang lahat ng gamit nila mula pataba sa lupa hanggang pagkain sa mga hayop. Normally, ang alam natin, feeds yung pinapakain sa kanila. Pero hindi, ito kakaiba. Vegetarian ang mga baboy nila dito. Walang dalawang taong mananatili sa pwesto si Pangilinan kaya masusubukan ang kanyang abilidad na magpatupad ng reforma sa mga ahensyang ipinagkatiwala sa kanya.